Lali, Lali. Huwag ka matakot. This is a good thing. Sign of improvement daw ang movements from patients that suffer from coma. At kahit ganito lang yung ginagawa niya, kahit flailing lang, it is a step towards progress. Ibig sabihin, nagiging aware niya sa mga surroundings niya, sa atin. Ibig sabihin, he is getting better. Ito ka lang, ako lang itatawag sa Dr. Babang report, ha? Ayokong paasahin ang sarili ko, Vincent. Pero kung totoo ang sinasabi ni Eric, I'm glad you're finally getting better. Chief! Naniniwala ba kayo sa tao yan? Sino lang ba yan, oh? Retired Army General ako. Anong mapapala ako kung pababaril ko yan? Chief naman, hindi ako tawid dito. May camera sa loob ng kwarto ko, Mr. Soriano. Nakunan lahat ng ginawa mo. Lahat ng sinabi mo. Chief, I need to call my lawyer. Dapat lang ho, General. Dahil malaking kaso ito. Para sa inyo. Next week, simula na ang classes ko. I won't be able to stay here 24/7. Don't worry, Lani. I will be here. That's okay. Wala naman akong magagawa. Hindi kita mapagbabawalang pumunta dito, Eric. Ate Shasha! Lali! Hi! Eric, this is Ate Shasha, Vincent's cousin. Ate, this is Eric. Vincent... Kilala ko na siya. Nakita ko na siya dati. Tinuro ka ni Vincent sa akin dati. Excuse me, pupunta lang ako sa restroom, ah. Lali? Bakit kasama mo yung karibal ko kay Vincent? Dahil siya ang pinaka-nakaintindi sa akin, ate. Siya ang pinaka-nakaka-relate sa akin ngayon sa sitwasyon ko. So, you're okay with each other? I'd be lying if I say yes. Pero for now, we're on the same team. Dahil pareho namin gustong gumaling si Vincent. Poor Vincent. Pero I'm sure masaya ngayon yun dahil magkasundo na kayo ni Eric. I hope so, ate. And I hope that's enough. Ito si Vincent. Halika, samahan kita. Let's go. Siguro kayo sa paulit-ulit kong dasal at hiling. Pero wala na ho akong malalapitan para hingan ng lakas. Please help me be strong para kay Vincent.
para sa mga anak namin. Sir Eric, nasan po si Ma'am Lali? Gising na po ang pasyente. Hinahanap niya po kayong dalawa. Hindi ko pa rin mapaniwalaan na bakla si Vincent. And you knew it? Ba't hindi mo sinabi sa amin? Dad, hindi ko po desisyon na i-out si Vincent. Tsaka, hindi ko buhay ko magugulo eh. Pero lalong hindi ko mapaniwalaan ay yung tungkol kay Lali. At doon sa kay Eric na yun. Hindi ko kasi alam ang bata ka ng mga kagaya niyo. Ang alam ko lang, si Lali ang tunay na asawa at yung isa, kabit. Pero ngayon, magkasundo sila. Dad, ang sinabi ni Lali, they're in the same team daw. Pareho naman silang gustong gumaling si Vincent eh. Pero ewan ko. I guess, pag gumising na si Vincent, dapat siya magdesisyon. Harapin niya itong problema to. At piliin niya kung sino talaga ito sa dalawa. Can you squeeze my hand? Okay. Tingnan natin kung makakaupo ka, ha? Salamat sa inyong dalawa. Salamat na kayo pinakaunang nakita sa pag-ising ko. Salamat.
Magpahinga ka na muna. Huwag ka nang umiyak. It may not help you to recover. Nagugutom ka ba? Tubig na. Nauuwa po ako. Tubig, sige. Ako na kukas. Excuse me, miss. Pwede mo makihingi ng isang basong tubig? Thank you. Niminsan, hindi ko inisip na magkakasama kaming tatlo nang hindi nag-aaway. Pwede palang mangyari yung ganito, na sa isang iglap, babaguhin ng tadhana ang kung anumang gulong meron kaming tatlo. I guess mas mabuti na to. I would rather forget about all my grievances kaysa magmatigas ako gaya ng iba na nakakulong sa problema ng mag-isa. General, have good news for you. Napiyansahan na kita. Mabigat ang binigay na paso sa'yo. Frustrated murder. Pero, may lalaban natin ito. General, General. Tony, ano balita? Napiyansa mo na ba ako? Nakausap ko na nga pala yung Dr. Be. Vincent, may bibisita raw dito ng psychologist. Pero daw silang gagawin counseling. Okay. Pero Daddy, Vincent, bakit mo ba ginawa to? Bakit ka nagtangkang magpakamatay? Hindi mo ba naiisip ang mga anak natin? Nasa boot camp ako. Wala na akong ibang naisip ko. Hindi yung galit. Sobrang galit. Gusto ka nilang lahat. Nasama ko. Gusto ni Dad. 35 days ako dun. Pero unang araw pa lang, nagsusumiklab na yung loob ko sa mga pinapagawa nila sa akin. Tutusin, kaya ko naman lahat eh. Kaya-kaya ko. Pero yung torture sa isip, noon na pinapagawa nila lahat sa akin yun. Para baguhin ako. Yun ang di ko kaya. Yun ang masakit. Hindi lang sa loob ko. Pero pati na rin sa kaluluwa. Wala namang mali sa akin eh. Hindi ko namang ginusto nung maging ganito ako. Kaya
na bakit nila pinagawa lahat sa akin yun. Para ano? Para ipakita na may mali nga sa akin. Ay, God. Walang mali sa akin. Hindi ko naman kasalanan na iba ko eh. Hindi ko naman yung kasalanan eh. Ligtas ka na. Hindi ka na nila mapapahirapan pa. At hindi kami papayag na may gawin pa silang masama sa'yo. Ali, sorry. Hindi ako nagtakapag magpakamatay dahil duwag ako. Ginumakang yung parusahan ng ama ko. Gusto ko siyang gantihan. Gusto ko siyang masaktan. Gusto ko ma-realize ni Dad na hindi siya mananalo sa akin. Kaya sorry. Sorry, hindi ko kayo naisip. It's okay. Naiintindihan ko na. Basta huwag ka nang uulit, ha? Please? I promise. General. Good evening po. This is Dr. Lanuza. Oh, Doc. Ano natin? Pasensya na kayo, General. I just felt the urgency to invite you to my clinic. Kailangan po nating mag-usap. Doc, busy ako eh. Ganto baka importante yan, kaagad-agad. Hindi ba natin pwedeng pag-usapan yung strep mo? I'm sorry, General. It has to be at my clinic. Hintayin ko na lang po kayo. Aasa ako sa promise mo, ha? Basta isipin mo may mga anak ka. Alam ko. Kaya kailangan ko ng proteksyon. Laban sa ama ko. Ali, kailangan ko ng tulong ng batas. Para di na makalapit sa akin si Dad. Ayoko nang bumalik sa kampo. Hindi ko magagamot ng kampo ang pagiging.
nakapag-imbak na ako eh. Dahil ito ako. Ngayon ko nang babalik sa pagtatago. Ayoko nang isikil ang totoo ko. Ayoko nang stay away from me. Then we're going to need a really good lawyer. Someone na hindi masisinda kay Dad. Eric, baka may kakit. Lumabas siya kanina. Dali, please. Please, sundan mo siya. Mahayaan mo umalis si Eric. Umalis ka na nang hindi nagpaalam. Hindi, Lali. Binigyan ko lang kayo ng privacy para makapag-usap mo kayo. Mas tayong dalawa ang dapat mag-usap. Kailangan natin makakuha sa korte ng temporary restraining order para hindi na makalapit si Dad kay Vincent. Wala kasi akong alam sa mga bagay na ganito. Sa mga legalities, I mean. Baka sakaling may kakilala kang mahusay na abogado, yung matapang, yung well-connected. Sige, di ba, aling kakausapin ko si Mama. Madami siyang contacts para naman bigyan ng mahusay na abogado si Vincent. That's great. Mas mabuti pa siguro ikaw nang kumausap sa kanya tungkol sa pagkuha mo ng abogado. Okay. Sige, Lali. Susunod na lang ako sa'yo. No, Eric. Hinahanap ka din niya. Sige na, puntahan mo na siya. Ngayong stable na si Vincent, alam ko, kailangan ko na siyang ipaubaya sa iba. Kailangan ka niya. To admit, nung simula, akala ko po gonorrhea lang ang sakit ninyo. But since hindi matanggal-tanggal ang lagnat ninyo, inabuti ko pong magsagawa ng HIV test. Hindi po ako magpapaligoy-ligoy pa. That test result says you're HIV positive. Dok, ito naman ako bakla. Katulad po ng sinabi ko sa inyo noon, hindi lamang po mga gays ang pwede makakuha ng HIV. Even straight men and women pwede magkaroon nun. Lalong-lalo na kung papalit-palit sila ng partners at wala silang proteksyon. Pero wag ho kayong mag-alala, General. Pwede ko kayong i-refer sa RATM or San Lazaro. Mahusay sila at matutulungan nila kayo. Bakit pa ako magpapatingin? Wala nang pag-asa magamot yan. Well, maaari pong walang tsak na lunas ang HIV. Pero mahusay ho ang antiretroviral drug para mabawasan at mapigilan ang pagkalat ng virus. Look at Magic Johnson. 1991 siyang na-diagnose as positive, pero look at him now. Malakas at healthy. Oh, and one more thing, General. Kailangan niyo pong sabihin sa asawa ninyo that she has to undergo an HIV test as well. Liyasin nga ako ng asawa ko, galit sa akin yan. Pag sinabi ko, magliliyab lalo yun. But she deserves to know.
ano po ba ang mas mahalaga sa inyo? Ang galit niya o ang kapakanan ng asawa ninyo? Thank you. Okay na, be. Nakausap ko na yung lawyer at pupunta raw siya dito kaagad para makapag-usap na kayo. Salamat. Pero... nasan si Lali? Umalis na siya eh. I guess... ipinaubaya kanya na muna sa akin. But of course, it would be too much for me to assume that you also like the idea. But no worries, I can always tell Lali to come back. I really don't mind na pabalik-balik lang naman ako dito. Eric. Your presence gives me comfort. With a little help from honest and sincere friends and my family, alam kong maitatawid ko ito. Sila na lang ang hinuhugutan ko ng lakas. Hintay na hintay sila sa'yo kanina. Fairy tales lang pala ang katapat. Thank you, Dave. Are you okay, Lali? How's Vince? Sino nga pala pumulat sa'yo sa pagbabantay sa kanya? Si Eric. Si Eric? Si Eric ang nagbabantay sa kanya? Okay lang sa'yo magkasama sila? Okay na sa'kin yung Dave. Total, okay na si Vincent. Nagising na siya. Tapos na ang obligasyon ko na alagaan siya. Dapat lang siguro na sila na ni Eric ang magkasama ngayon. Dahil sila ang nagmamahalan,
Sila ang magkakatulungan. Pero Lali, asawa ka. Sa batas at sa mata ng Diyos, dapat kayo magkasama. I feel na out of place ako sa kanila. Tsaka hindi ko lang naman ito ginagawa. Hindi ko lang naman sila hinahayaan para maging masaya sila. Para din sa akin to, Dave. I need to restart my life and just move on. Hanga ako sa'yo, Lali. I've never met any woman as strong as you are. Hindi ako malakas, Dave. Dahil kung totoo yan, bakit ang feeling ko mahinang mahina na ako? Lali, namihina ka because you're feeling pain. Pero malakas ka pa rin dahil kinakaya mo yung problema mo. And I want you to keep it that way. Not just for yourself, but for your kids as well. Pero promise me, simula ngayon, mahalin mo ng sarili mo. Yes, Dave. Promise. Sige na, kumain ka pa ng kumain. Be, busog na ako. Baka masobran na ako niyan eh. Sus, wala namang bawal sa'yo eh. Dapat nga kumain ka ng kumain para mas mabilis yung recovery mo. Teka, ano nga palang gusto mo for lunch? Pwede akong mordo sa labas. Di ba paborito mo yung barbecue tsaka lain dyan sa Murato? Nag-deliver sila. Hey. Are you okay? Sumama na naman ba yung pakiramdam? I'm okay. Don't worry. Naisip ko lang kasi na medyo matagal-tagal na rin akong hindi nag-aabot ng pera kay Lali. Baka kinakapos na siya sa mga gastusin, pati na rin sa mga bata. Oh. Well, what can I do to help? Sabihin mo na sa akin, ako nang bahala. May kapitbahay pala akong naghahanap ng mapapasukan. Gusto ko dalhin ko muna siya dito. Ate, kaya ko naman ang mga gawain dito. Pero mag-aaral ka na rin, di ba? Eh, teka, pumapasok ka na ba? 1 week nang hindi dahil nga nasa ospital si Vincent. Pero okay lang yun, ate. Hindi pa naman regular ang classes. This coming week, papasok na ako. Eh, kaya nga kailangan mong kumuha talaga ng kasambahay. Unless nagtitipid ka. Kala ko ba, sinusuportahan pa rin kayo ni Vincent? Oo, ate. Pero ayoko din namang masanay ulit sa luho. Basta ako nang bahala. Timing din naman ang schedule ko sa labasan ng mga bata sa school nila. Dadalo nga pala kami ng mga bata mamaya kina Mami. May ibibilin ka ba? Ah, hindi, wala. At saka galing na rin ako dun eh. Teka, kailangan ko nang umuwi ah, kasi hinahanap na ako sa bahay. Basta Lali, ang payo ko lang sa'yo, huwag kang papadehado sa asawa mo. Nagparaya ka na nga, nagpakamartir, tapos titipirin ka pa niya. Aba, kung gusto niya ng kalayaan kasama ng boyfriend niya, edi bigay niya yung dapat yung sa inyo ng mga bata. Sige, mauna na ako. Sige. Salamat. Hello? Oo, Manny. Kids, it's time for you to take a bath. Maligo na kayo, tapos magbihis ka agad at dadalo tayo kay lola at lola ninyo, ha? Kayo na bahala, may tatawagan pa ako. Mommy, sino pong magpapaligo sa amin?
Mga anak, di ba nag-usap na tayo na kailangan mag-adjust kayo? Kailangan ninyong matuto maging mas independent. By now, you should be doing things on your own. Sige po, Mami. Let's go, Hannah. I felt guilty. Nadamay na rin ang mga anak ko sa problema namin ni Vincent. Sa isip ko, kailangan pa rin nila ang pag-aalaga ko. Pero kailangan ko rin ang tulong nila. Alam kong pati ang pagpapalaki ko sa mga anak ko ay kailangan magbago na. Hannah, Diego, magbanlaw kayo na maigi, ha? Make sure walang maiiwan na sabon sa katawan nyo. I-text mo na lang sa akin. Ako na yung bibili. Pina-withdraw ako ni Vince para rin meron ko yung panggastos dito. Insult you. Binili lang sa akin to ni Vince dahil natatakot siya baka wala kayong panggastos dito sa bahay. It's okay. Pakisabi sa kanya salamat. Salamat din sa'yo sa paghatid mo ng mga to dito. But I hope you don't mind kung sa susunod, mas gusto ko ako ang dumiretso kay Vince. I mean, kung may kailangan kami, gusto ko ako ang magsabi sa kanya. Ako ang lumapit. You don't have to do this dahil... I know, Lali. I know, nakakasuwa talaga. Kahit ako naman eh. But... wala akong masamang intention. This is my only way to... para naman maging... well, medyo weird kasi yung sitwasyon natin eh. But I hope and pray na sana naman maging magkaibigan din tayo. Well, I guess we have no choice kundi maging magkaibigan nga. Ayoko namang mabuhay sa bitterness. But to be honest about it, huwag muna nating pilitin. Aaminin ko hindi pa ako nag-heal. Minsan masakit pa rin. Katulad ngayon, medyo nakaka-insulto nga na ikaw pa ang nagdala ng mga pangangailangan namin. Pero I'm trying, Eric. I will try to be as civil as I can. And then hopefully, pag wala na talagang sakit, maging smooth na ang lahat. Maging magkaibigan na nga tayo. Thank you for being candid about your feelings. I guess this is a good start, right? To Eric.
But she deserves to know. Ano po ba ang mas mahalaga sa inyo? Ang galit niya o ang kapakanan ng asawa ninyo? Sir? Sir, kain na ho kayo. Tama na ho yan. Nakahanda na ho yung almusal. Kain na ho kayo. Malita mo to? Ito ang pagkain ko. Hindi yun. Ito ang makakatulong sa akin. Kailangan makausap ko ba mo? Lasing ako. Para kayanin ko. Ang ginagawa mo sa naman ko. Alis! Mabuti naman okay lang si Baby. May duda kasi ako na may problema dahil sa pagpapabayaan mo noon. Hey, alam mo ba? Pagkalaki-laki ng klinika ng doktora na yun, no? Mayaman kasi yung mga pasyente niya. Ano, kaklasiko sa noong high school. Pinagbayad ka ba niya? Ay, naku, hindi nga eh. Medyo nahiya ako, pero... Eh, sabi niya kasi malakas ka daw sa kanya. Oh, siya. Basta, sundin mo lahat ng inutos niya. May pera pala akong iniwan sa ibabaw ng TV. Pangbilihan doon niyo yan. Kumain kayo na maayos, ha? Bye. Okay. Bye-bye. Dave! Oh my gosh! I'm so glad you're here. Can you please feed me? I'm so hungry. Galing ako dyan sa meeting, dyan sa restaurant sa kabila. My God, the food is terrible. Sabi ko na lang, I'm on a diet. But please, I miss your crispy pata. Can you feed me? Oh, sige, sige. Dito ka na lang. Yeah, of course. Here. Have a seat. Thank you. Oh, I'm so famished. Crispy pata and the roast beef. Yeah. Roast beef? Yeah, wow. I'm so hungry. Thank you, Kuya. Hi. Okay. Salad. So, what's up? What brings you here? Ay, nako. Actually, alam mo, ako nga magtatanong sa'yo. How's Lali? I mean, I haven't seen her in so long. Parang the last time I saw her was... enrollment pa yata niya. Ang tagal na noon. Di ba siya dumadaan dito? Ako yung pumunta sa kanya. And actually, lately... ako yung nag-aalaga sa kids niya. What? Kay Hannah and Diego? Ano ka? Chef and babysitter in one na rin? No, okay, seriously. Bakit mo kailangan mag-babysit sa mga bata? Di ba nasa ospital si Vince? Ha? Si Vince nasa ospital? Why? Kasi nag-try siya mag-commit ng suicide dahil kinulong siya ng tatay niya sa bootcamp para mawala yung pagkabakla niya. Di ba sinabi sa'yo ni Lali? Wait. Vincent's gay? Don't you know? No, yeah, I do. Wait lang, di ba meron siyang kabit? Yung... ano ang name nun? Eric. My God! Yung kabit ni Vincent, lalaki? Oh my God! Hindi mo ba talaga alam? Me and my big mouth.